pangarap ng bawat isa sa mga climbers na ito ay ang maakyat ang pinakadelikado at pinakamataas na bundok sa mundo. Ang makarating sa tuktok Mount Everest ay isang karangalan, ngunit hindi lahat ng umaakyat dito ay matagumpay na makauwi ng buhay. Samahan niyo ako upang ating alamin ang 10 sa mga kwento ng mga katawang nakahimlay sa Mount Everest Part 1. Number 10, George Herbert Leigh Mallory. Si George ay isa sa 3 unang Briton na tinangkang umakyat sa Mount Everest ng taong 1920s. Magpasa hanggang ngayon ay wala talagang nakaaalam kung ano talaga ang nangyari. Siya ay huling nakitang kasama ang kanyang kaparehang si Andrew Irvine sa matarik na parte ng Everest papunta sa tuktok ng taong 1924. Ngunit matapos nito ay hindi na muli pa silang nakita. Ang malaalamat na climber na si Conrad Anker ay ang unang nakatuklas ng katawan ni Mallory. Ngunit hindi pa rin malinaw kung nakarating nga ba sa tuktok ng Everest si ginoong Mallory bagong ito ay nasawi. Sinasabi na ang sanhi ng kamatayan nito ay ang pagkahulog at pagkabagok. Number 9, si Francis Astantiv. Si Francis ay umakyat ng Everest kasama ang kanyang asawa na si Sergi taong 1998. Lang hindi sinasadyang sila ay mahiwalay sa isa't isa dahil nga sa kondisyon ay walang kahit anong paraan ng komunikasyon kaya sila ay nabigong magkitang muli. Sila ay parehong pumanaw sa magkabilang banda ng bundok. Sinasabi na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang lamig o di naman kaya ay ang cerebral edema o ang pamamaga ng utak dahil sa dami ng tubig na nakapasok dito. Habang ang kanyang mister naman na si Sergi ay pumanaw dahil sa pagkahulog. Napakahirap ibaba ng isang bangkay mula sa bundok. Kaya naman, ang ilan sa mga umakyat ng bundok ay binalot ang kanyang katawan ng bandilang Amerika bilang tanda ng kagitingan. Number 8, Hannelore Schemmatz. Taong 1979 na ang alimang si Hannelore ay ang kauna-unahang babaeng pumanaw sa pag-akyat ng bundok Everest. Pumanaw siya na nakasandal sa kanyang dalang bag. Ang kanyang katawan ay dating matatagpuan malapit lamang sa Camp 5 kaya siya ay madalas na nadaraanan ng mga umaakyat patungo sa tutok. Ngunit sa katagalan at lakas ng hangin ay unti-unting dinala ang kanyang katawan sa ibang bahagi ng bundok ng Everest. Sinasabi na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang pagod at lamig. Number 7, Sewang Paljor. Si Sewang ay membro ng ekspedisyon ng mga unang Indianong umakyat sa bundok ng Everest at matagumpay na nakarating sa tuktok. Ngunit nang sila ay pababa ay nakasagupa nila ang isang bagyo na kumitil sa maraming buhay ng taong 1996 sa bundok ng yelong ito. Isa si ginoong Sewang sa mga natrap at nasawi habang ang bagyong yelo ay nananalasa sa bundok ng Everest. Sa kasalukuyan, kilala rin sa katawagang Green Boots at nagsisilbi bilang tanda sa mga umaakyat pa sa bundok kung gaano na sila kalayo patungo sa tuktok. Sinasabi na ang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay ang mismong lamig. Number 6, Marko Leitenecker. Ang Slovanian na si Marko ay nakarating sa tuktok ng bundok Everest taong 2005, ngunit sawing palad na nasawi habang ito ay pababa. At halos 160 talampakan lamang ang layo nito mula sa tuktok ng bundok Everest. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang pagod at lamig. Number 5, David Sharp. Ang Britong si David ay napaupo na lamang sa tabi ng katawan ni Green Boots. Dahil sa sobrang pagod ay hindi na nito kinaya pang magpatuloy sa pag-akyat. Sinasabi ng mga iba pang umaakyat na buhay pa si David ng kanilang madaanan. Ngunit hindi nila ito matulungan dahil sa napakadelikadong kondisyon at ang pagtulong sa kanya ay maaaring maging kapalit ng kanilang sariling buhay. Hanggang sa si David ay pawian ng buhay dahil sa pagod at lamig. Number 4, Shreya Shashklorfin. Naabot ni Shreya ang tuktok ng bundok ng Everest taong 2012, ngunit isa siya sa mga sawing palad na masawi habang sila ay pababana ng bundok. Ang kanyang katawan ay makikita 1,000 talampakan mula sa tuktok. Siya ay binalot ng bandila ng bansang Canada bilang pagpupugay sa kanyang tagumpay.
Number 3, Yosuko Nanba. Ang Haponesang ito ay kilala dahil sa pito sa pinakamatataas at pinakadelikadong bundok na ang narating nito at ang bawat isa ay kanyang naaabot ang tuktok. Ang bundok na lamang ng Everest ang pinapangarap nitong marating. Sa edad na 47, siya ay ang pinakamatandang babae na umakyat sa bundok ng Everest ng taong 1996. Ngunit sa parehong taon ding ito, naganap ang isa sa pinakamalaking bagyong yelo na kumitil sa napakaraming buhay ng mga umaakyat sa bundok ng yelong ito. Nang dumating ang tulong, ay napagkamalan nilang patay na si Yasuko kasama ang isa pang Amerikanong si Ginoong Weathers. Kaya sila ay iniwan na lamang ng mga nagre-rescue. Ngunit sa laking gulat nila, nang si Ginoong Weathers ay nakagapang papunta sa camp kung nasaan ang mga kasama nito. Matapos ang 14 na oras ng pagkakababad sa yelo, si Yasuko ay namatay sa pagod at lamig ng nag-iisa malapit sa 5th kampo ng mga umaakyat ng bundok. Number 2, Rob Hall. Si Rob Hall ay eksperyensyadong pagdating sa pag-akyat sa Mount Everest. Kanyang pinangunahan ng ekspedisyon paakyat ng tuktok ng bundok kasama ang 8 baguhang mga climbers. Bukod sa kanila ay may 3 pang ibang mga grupo na kasabay nila papunta sa tuktok ng bundok. Na ang napakalakas ng bagyong yelo ay tumama, si Rob Hall ay sadyang nagpaiwan upang tumulong sa mga iba pang climbers. Ngunit maging siya ay naipit na rin sa taas ng 28,500 talampakan na itawid ni Rob ng buhay ang gabi. Ngunit alam niya na hindi na niya kakayanin pa ang magtagal ng isa pang araw. Gamit ang isang satellite na telepono ay kanyang tinawagan ang kanyang asawa ng 12 ng Mayo. Ang huli nitong sinabi sa kanyang noon ay buntis at naghihintay na asawa ay mahal kita. Matulog ka ng mahimbing at huwag kang masyado mag-alala sa akin. Matapos nasambitin niya ang mga katagang ito ay katahimikan na ang bumalot sa linya. Ang kanyang katawan ay matatagpuan pa rin sa timog na tarik na bahagi ng bundok. Ngunit ito ay nahulog ng 12,000 talampakan. Sinasabi ng naulilang asawa ni Rob na hayaan na lamang na naandoon ang katawan ng kanyang asawa dahil alam nito na hindi ninanais ng kanyang asawa na may magtaya pa ng buhay nito pang kunin lamang ang kanyang labi. Number 1, ang Rainbow Valley. Kung inyong pakikinggan, ay tila ba napakagandang lugar ang Rainbow Valley? Ngunit sa katotohanan ay isa itong lugar kung saan ang mga labi na mga nasawing mga umaakyat sa bundok ay tinitipon upang hindi maging sagabal sa kanilang pag-akyat. Dahil paminsan ay sumasabit ang mga lubid at tali sa mga katawang ito, kaya sila ay napipilitang putulin ang mga parte at ilagay sa Rainbow Valley. Ang pangalang ito ay naihango sa makukulay na mga jacket at mga damit na panlamig ng mga nasawing palad na kinuha ng bundok Everest. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy ang pagdami ng mga katawan na inilalagay sa Rainbow Valley dahil taon-taon ay mas maraming mga sawing palad na matatapang ang patuloy na kinukuha pinakamataas na bundok sa ating mundo. Isang malaking karangalan ang maabot ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa ating planeta. Ngunit kaakibat nito ay ang panganib hindi lamang sa pag-akyat ngunit pati na rin sa pagbaba dito. Ngunit sa kabila nito ay daang-daang mga tao pa rin ang nahahalina at naaakit na akyatin ang tinaguriang pinakadelikadong bundok sa buong mundo. At yan ang 10 kwento ng mga katawang nakahimlay sa Mount Everest Part 1. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo, peace out!